What's up mga kaibigan, dito po tayo ngayon sa Silangan ngayon, dito po sa Pantilao, Quezon, with my brothers, with brothers and my co-brothers, Sir Brian. Subscribe. Yes, so let's witness kung ano mangyayari sa araw na ito. Tara na. December 14, 2020, Smith Outdoor Recreation. Mainit na kape at tsokolate, samahan pa ng masarap na almusal ang sumalubong sa amin sa Silangang Nayon Resort, Pagbilao, Quezon. Isang outing o recreational experience ang magaganap sa araw na ito. Habang naghihintay sa aming adventure, naglaro muna ang ilang Smith Brothers sa isang kiddie playground sa nasabing resort. Bumalik sila sa pagkabata para talaga nila ma-enjoy ang paglalaro sa playground. Oras ang lumipas sa pumpboat sumakay sa aming paglalakbay. So kung makikita ninyo yung mga kawak, yung mga kawakawayan doon sa dulo, so doon kami pupunta. With complete outfit pa, kapag walunod ka, may ganito naman. Buti yung maganda yung panahon ngayon, maaraw, tinan mo yung bidasan. Magtutungo kami sa mga sandbars dito sa Pagbilao, Quezon, sa ikli ng aming lalakbayin. Madami ang aming tatawirin na mga sandbars dahil hindi lang isa, kundi apat na atraksyon ang aming pupuntahan. O diba, ang saya, samahan pa na magandang panahon, titigan ang sinag ng araw. May nagbabaka pa sa likod ko. Very exciting. Yung mga nasa likod ko. Balubog, baboy ang tawag sa isla na ito. At very excited. Makikita nyo ito mga brother ko. Nagsimula na sila mag-picture-picture. Ayan. Ayan. Masaya. Ang unang sandbar adventure, balubog, baboy. Ang sandbar na ito ay matatagpuan sa Pagbilao Bay. Ano ba sabi mo na nag-dive ka sa buhangin? First time, pati ko na ulit yun. Sa bandang doon, medyo malalim na. Dito kasi ay hindi pa ito gano'ng malalim. Ano pa yan, mga sand pa rin naman yan, mga sand. Yung sand kanina ay medyo na natabunan na ng dagat o ng tubig dagat. Yung kung dyan kami bumaba kanina, may tubig na. Pero matapakan mo pa rin nga, pagpunta mo dito makapaglaro ka pa rin. Mababaw lang yung lugar na yon. Kaya napakaganda talaga ng creation ni God, di ba? With order and harmony. Sa buhay natin ay may mapagkakataon na mayroong paghihirap, naranasan. Pero to have a balanced life din, ay kailangan din natin ng isang pagkakataon para makapag-relax tayo. And sa lugar na ito, very refreshing. Napaka lamig ng simoy ng hangin dito. Kahit umaaraw, damang-dama pa rin ang Kapaskuhan. At kasama pa itong mga kabrothers ko dito sa Secular Male Institute of Two Hearts. Okay, so nandito kami ngayon sa pangalan namin destination. Sa sandbar, kung makikita ninyo, sa likod ko po ang Mount Banahaw. Mas puti yung sand o yung mga buhangin dito compare kanina sa una naming destination. Sa dulo naman, pwede na mag-CR. Sila Brother Deo, sa iba pang brother, medyo siguro napagod sila, kaya medyo pahinga-hinga muna. Hi! Mas malawak siya, compare kanina. Tapos yung, makikita ninyo yung sa, no, sa kulay ng tubig niya, mas guway na buhay siya, di ba? Mininang-inang pa. Kung makikita ninyo, meron akong hawak na starfish, o diba, gumagalaw-galaw pa siya. Hindi nga lang siya alata, pero ako naramdaman ko na gumagalaw siya, no? Para siyang huminga. Bye-bye, starfish! Medyo nito ay pumunta sa dulong to kasi medyo malalim na daw yung tubig doon. Yan, sample nga yung pagkalalim niya. Ganun na nangulap niya sa likod ko. Ang Pagbilao ay ibig sabihin ay ang lugar kung saan ang mga bagay ay mabilis magpatuyo sa pagbibilad sa araw. Sa susunod naming pupuntahan ay talaga namang very exciting dahil dalawang atraksyon ng aming adventure.
Sa third destination natin ay makikita natin yung dalawang attraction dito. Ito tinatawag na Puting Buhangin at sa likuran ko naman, ito tinatawag nilang Kuwebang Lagpas. Dahil may palagpas sa dulo, Kuwebang Lagpas. Kapag high tide sa Kuwebang Lagpas, mataas yung tubig dito. Pero ngayon ay napaka-safe dahil ngayon ay low tide. Napaganda ng sikat ng araw, o di ba? Napakasariwa pa rin ang hangin dito. Pinapil mo pa rin yung lamig. So kakain na kami. O di ba parang party-party yung pagkain namin dito. Snow barbecue. Tapos inihaw na talong. O di ba? Filipino style. Diba? Beef steak. Sa likod ko, makikita natin yung Puting Buhangin. Ngayon nga lang, hindi tayo pwede makapunta pa sa pinakadulo dahil kasi pinagbabawal pa na makapunta doon. Yung buhangin niya is puting-puti talaga. Ito yung banda ng kuweba na mayroong tubig. Kung papasinin yun, dahil nga medyo connected siya sa Puting Buhangin, kaya puti na rin yung buhangin niya dito. Ang sarap ng tubig dito kasi medyo maligamgam yung tubig niya. Lagpas na sa'yo ito. Ako, hindi pa ako lagpas dito. Sa'yo ikaw, lagpas ka na. Ayun, tignan mo ito. Pag siya, size niya. Babasain talaga kita. Babasain kita. Wag, joke. Ayan, oh, medyo, hindi naman siya gano'ng malalim. Siguro pinakadulo. Oh, ano ko, malalim na. Pag-galaw-galaw kasi, ayan. So, ayan, dito kami sa likod. So, tapat namin yung kuweba. So, tapat kami ng kuweba. Ito yung pinunta natin kanina na kuweba. Ayun, at ayan, yun yung kuweba. Pero ngayon, dito kami ngayon sa Isundagat. Yung kanina medyo... Ayun kayo na medyo maligam-gam yung tubig. Ito medyo, itong tubig naman dito ay... Mainit-init na siya. Kumulo kanina. Oh, kumulo na sa umihi. Ayun, no? Painitin ko din. Iidin ako dito, joke. Mag-imbak okay, sa buong araw, ilalagay niya okay, dito. So, pupunta naman kami sa ulit naming destinasyon. At para sabi ko, creepy siyang pakinggan. Okay, so ito yung aming huling destination. Ang tawag dito ay Patayan. Patayan Sandbar. Para sa akin, ito ang pinakakalmado na sandbar na napuntahan namin. Dahil sa maaliwalas na tanawid sa kagitnaan ng dagat, makakapag-relax ka pa rin. Napakaswerte lang talaga namin sa araw na ito. Dahil pinagbigyan kami ng kalikasan ng magandang panahon. Maaraw at matiwasay na pakiramdam ang aming karanasan. Nakatakot man pakinggan ang Patayan, nakakabuhay naman ito sa pagninilay ng ganda ng paglikha ng ating Panginoon. Kung tingnan ninyo, nasa kalagitnaan kami na may padagat dito, saka the same time sa likod ko ay may dagat din. No, kabilaan. So nasa gitna kami ng mga dagat, pero nakatapa kami sa buhangin. Ayan. Medyo mababa yung mga tubig dito dahil siguro kasi napaganda ng panahon. Kaya timing na timing ang pagpunta namin sa lugar na ito. Brother Fidelis, sa likod ko, kaya sunbaking. Si Brother Akilay sa dulo, no? Lutak ang tiyan. Ano, Patayan kasi to, kaya mukha dapat silang mga patay, o di ba? Nakiga sila. Nasunog. Nasunog lalo. At mapapasalamat ka talaga sa kanya dahil ang regalong ito ay pinagkaloob niya sa mahal niyang mga tao para siya ay mapasaya sa simpleng pamamaraan. Napagod, naligo, natulog, gumising at nagdasal. Sapagkat sa pagkakataon na may kasiyahan, dapat lamang siyang pasalamatan sa biyaya na handog niya sa ating lahat. Okay, dito po kami sa isang restaurant po ng Silangan na yun. Ang popular po dito sa restaurant na ito, ito po yung zipline, yung food papunta dito kasi yung kanilang kitchen ay mga galing po doon sa pinakataas. Doon sa dulo. No? Balugbog Baboy, Bilaran, Kuwebang Lagpas, Puting Buhangin, Patayan Sandbar, kaikli ng ating pinagsamahan, hindi ka naman malilimutan.